Hello, 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 hello guys. Welcome to my channel. Today, isa na namang recipe ang aking isi-share sa inyo. Ito yung aking Kamya's Butter Cake. Tara na guys, samahan nyo ako kung paano ko ginawa ang masarap na Kamya's Butter Cake. Tara na! So, ito yung ating isang ingredients na ginamit. Ang 250 grams na butter cake. Ito siya ay ready-made. So, atin na siyang ayusin, ilagay natin siya sa bowl na kung saan doon din tayo mag-mix ng lahat natin na ingredient. So, ito siya, butter cake lang ito, ready-made na binili ko. Dito ko gagamitin yung aking Kamya's jam. Kamya's butter cake. So, lagyan ko na siya ng 1/2 cup of water. And then, mahinahon na ihalo natin in one direction para na maglusaw yung ating mixed powder, ang ating butter sa water na atin nilagay. So, after that, ayan na siya. Yon, maganda na siya. Now, aayusin na naman natin yung ating egg. Bali, 2 piraso na egg ang gagamitin natin. And then, i-add lang natin yung 4 tablespoon na butter. And then, imimix natin siya ng maayos before natin siya imix sa ating butter mix na cake mix flour. Yon, imimix lang natin siya. And then, ihalo-halo. Bali, 4 tablespoon lang yung gagamitin natin. I-mix natin siya ng maayos. Ihalo-halo natin siya ng maayos para na mag-mix yung butter sa ating egg bago natin ihalo sa kanyang cake mixture. So, ganun din, i-mix lang natin siya ng maayos. Dito natin i-apply ang ating Kamya's jam. Alam mo may, masarap siya guys, masarap. Yung tamis ng butter cake ay hindi mo na malasahan na sobra tamis. Kinuha siya, nakapinitrit yung ating Kamya's na nagdulot ng malinamnam at masarap na lasa sa butter cake na ito. So, ito na siya guys, imimix na natin ang ating egg and butter mixture dito sa atin na butter cake flour mixture. I-mix lang natin siya and then ihalo-halo lang natin siya ng paunti-unti. I-pour natin siya paunti-unti. And then, i-mix natin siya ng maayos para na ma-mix lahat ng mga ingredients. At yung butter natin, ma-mix din sa atin na butter mix cake. I-mix ng mabuti hanggang sa ma-dissolve yung powder and yung butter. Ma-dissolve sa lahat and then maging smooth yung kanyang texture. I-mix lang natin siya ng maayos hanggang sa nakikita na natin siya na overall mixing na parang ma-smooth na siya. And then, isit aside natin siya habang i-re-ready natin yung ating Kamya's jam. So, isit aside natin siya. And then, kumuha tayo ng 2 tablespoon ng ating Kamya's jam. And then, yung Kamya's jam natin is durugin pa natin siya. Durugin natin siya as in na nadudurog talaga siya. Mayroon din matitira na parang buo-buo pero not super. Kasi kahit na jam na natin yun siya pero hindi yan siya matamis. Kasi matapang yung ating Kamya's. Ito siya. Bali, durugin lang siya ng konti pa before natin siya imimix sa atin butter cake mixture. Itong Kamya's, ito yung magbigay ng kakaibang lasa doon sa ready-made na butter cake. Malinamnam, masarap siya at saka malambot ang texture. At, of course, nagamit natin yung mga Kamya's natin. Napakarami nating Kamya's sa probinsya.
Kaya gumagawa ako ng mga bagong recipe kung paano natin gagamitin ang kamyas. So now, subok ko na, nagamit ko na sa butter cake, masarap talaga siya. So, okay na guys. After na nadurog na natin yung ating kamyas, na tamang-tama na yung kanyang texture na hindi sa sobra raw, yung what we call this, yan, durugin pa natin siya. Saka na natin siya i-mix sa ating cake mixture. So, pag ma-mix na natin siya, atin naman siya i-halo-haloin bago natin siya ilagay sa ating oven dish. Kailangan talagang nakamix yung ating kamyas sa buong mixture ng cake natin. Okay? Yan lang ang gagawin. Talagang i-mix siya ng mabuti. So, after na ma-mix na natin siya, ipo-pour na natin siya sa atin na oven sieve na Pyrex. Diyan natin siya ngayon lulutuin. Ito yung ating butter cake kamyas na flavor. Butter siya, pero hindi mo siya malasahan dahil masarap ang kamyas. Ayan yung kamyas. Yan, nagadat-dat siya kasi dinurog natin siya. So, itatry nyo yung mga kamyas natin sa mga probinsya. Marami tayong kamyas sa paligid. So, ito, mayroon na tayong recipe ng kamyas. If you want na more of kamyas, dahil 2 tablespoon na naman ang nilagay ko, you can make to add more. Kamyas is the best. Ang kamyas na ginamit ko, ito yung fresh kamyas na gin-preserve ko. And then, ginawa ko na jam. So, magagamit natin yung kamyas natin. Marami tayong kamyas dito sa Pilipinas. Marami tayong kamyas sa province. And now, ito na yung aking kamyas butter cake. So, i-o-oven ko na siya. Ito na ang ating kamyas butter cake. Ayan yung ating butter cake, guys. So, alam nyo ba na ang kamyas natin sa probinsya ay marami? So, magawaan natin ng paraan sa pag-mix sa... Ito ganito, nabili na ako ng ready-made. Pero alam nyo ba, ang lasa ay masarap. Ang dating ng butter cake, hindi siya nakakaumay. Ang sarap siya. So, ano pang inaantay natin yung mga kamyas natin dyan? Gawaan natin ng paraan para atin siya ay magagamit. So, ito na yung ating butter cake na kamyas ang hinalo ko. So, nandiyan naman yung aking recipe sa paggawa kung paano ko siya gin-preserve, kung paano ko siya gin-jam. So, ito na yung ating kamyas butter cake. So yummy, so delicious. Ang sarap siya, guys. So, now, may recipe na tayo sa ating mga kamyas. Ito yung ating kamyas butter cake, guys. Wow! Look, guys, malambot. And then, ang sarap ng kamyas. Ang sarap ng kamyas na nahalo dyan sa ating butter cake mix. Ang sarap niya. Kaya, ito na yung ating butter cake na kamyas ang flavor. So, tatawagin ko siya na kamyas butter cake. Okay, guys. Sana may natutuhan kayo at may na ang mga technique na ibinigay ko, ang mga idea na nagamit ko yung kamyas dito. Sana makuha nyo at magawa nyo rin. Masarap siya, guys. Hindi ka magsisisi sa kanyang lasa. Okay, guys. Thank you for watching. I love you all, guys. Please subscribe my YouTube channel. Thank you very much, guys. Love you all. Bye.